Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media. Sa wakas, si Attorney Percida Acosta na nga ang maghahawak ng kaso tungkol di umano sa dalawang aktivista na bumaliktad at talagang ilalaglag ang mga mastermind at pasimuno dito. Nakakalungkot kasi dito mga kaibigan, ginagamit nila ang mga bata at mga kababaihan para sumuko at magpawawa effect. Ngunit itong dalawang kabataan nga na ito ay bumaliktad at talagang dapat naman na pumunta nila sa panig ng katotohanan dahil ang mga aktivistang ito ay talagang brainwash lang talaga ang isip ng mga kabataan at talagang marami nga silang naluloko dahil ang galing nilang gumamit ng mga matatamis na salita. Kaya naman hindi pinilagpas ni Attorney Percida Acosta at talagang iimbestigahan ang nangyayari dito at bibigyan nga ng proteksyon ang mga dalawang aktivista na ito na sumuko at talagang bumaliktad sa katotohanan. Dito natin makikita mga kaibigan, ang makakaliwang grupo ay patuloy pa rin ang paninira nila sa buhay ng mga kabataan at dapat nga itong masugpo sa ating administrasyon ngayon dahil kung titignan natin, puro korap na opisyalis na lang ang nakaupo at matataas na mga pulpolitiko na ganib sa kapangyarihan. Kaya naman nagagawa nila ang kanilang gustong gawin at gusto na nilang panghawakan muli ang bansang Pilipinas para manaig ang kanilang kagustuhan. Kaya naman patuloy ang paninira nila kay Vice President Sara Duterte na hindi naman ito nagpapatinag. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pag-suporta. Mga kabayan at sa ating mga kababayan sa buong kapuluan. Tama ba yun? Balita namin ay yung PAW ang nag-execute ng affidavit nung dalawa, si Jed Tamano at si Junila Castro, attorney? Ang nag-execute po ng written statement ay sila mismo. Okay. Dinatna na lang po ng public attorney natin na naka-assign sa North Sagaray District. Oh. Na ito pong dalawa ay nangangailangan ng tulong para ma-comply nila ang requirement ng task force Balikloob. Kailangan nila abogado. Oo. Okay. Gawa na, ito may written sila. Oh. Tigisa so, silang written. Ayaw ko nalang basahin ang laman. Dalawa po ito. Dumating yung mga abogado. Alam mo ng pa, may written na sila eh. May kwento na sila. May kwento na. At sila ay sa bataan nagmula hanggang sa pumunta sila ng Guagua at merong namagitan para makarating sila sa Doña Remedios Trinidad sa 78th Infantry Battalion. Yun ho ang laman ng affidavit. Opo, nandun po yan. Kaya po, yung sinasabi nilang may nanakot, tinakot, at tapos tinatakot naman kami ng NUPL na kami ay kakasuhan yung PAW lawyer, kawawa naman yung PAW lawyer. Alam nyo ba, bago na type tong typewritten na sinumpaang salaysay, eh may written na. Tapos ang ginawa nung PAW na kasi minantulong yung ating 78th Infantry Battalion para ma-endorse sa Task Force Balikloob, itong dalawang bata na to, although 21 years old na at hindi na minor itong mga to, ay isa 22, ay makagawa ng papel na talagang sila ay handang magpasakop na sa gobyerno. So, one-on-one pa eh, ilang tatlo lang, si Attorney Joffer Bagay, saka yung dalawang to, si Jonila at si Jed, pinaclose niya yung conference room, sila lang nag-usap at in-interview niyang mabuti. Yung dalawa? Bago, opo, bininterview. At eto pa, yung isa dito, kasama pa yung parents ni Jed. Si Jed. Oh, Jed nung Tamano. Pa, si Jed Tamano. Yung kanya palang ama ay retired military. At pinasagbihan pa nga ni attorney ng PAW, dati ka palang military, ba't tinahayaan mo yung anak mo? Ang sagot naman, ayun nga yan. Ayan na, balik ano, anong na. Pangalan ho nung tatay? Ay hindi nakuha yung pangalan eh. Pero si Mr. ano yon, tatay ni Jed. Jed Tamano. Tamano ang apelido. Yan. So sa puntong yan, eh may sulat kamay sila eh. Paano tatakutin ng PAW? Inabutan lang sila.
ay nagiging style bulok na ng ibang mga nagdapit-dapit na pagka gustong magrikant ay tuturo si Pau. Kabayan, kawawa naman yung mga Pau natin. So, nung dumating ho ang ating Pau lawyers, meron ng affidavit. Meron written na sila. Written, sulat kamay nila. Oo nga ho. Pero hindi ho kaharap ang abogado natin nung ginagawa yung written statement niyan. Ah, hindi. Hindi kaharap. Kaya nung dumating siya, yun nga daw, kailangan requirement. Talagang may requirement. Tiniyak niya na yung laman nitong sinulat kamay ay nasa puso nila. So in-interview siya, ipinaulit niya yung mga sinasabi nila. Ano ba yung sinabing dyan? Kinukwento ng mga bata. Kaya nga ang pakiramdam namin itong mga batang ito ay may kinakatakutan na baka may gumanti sa kanila. Kaya nagganyan nagrecant. Sa totoo lang kabayan, nais kong iulat sa sambayan ng Pilipino. Mula po noong 2001, umabot na po sa 3,733 ang nagbalik loob. At ano mo nga itong data natin to? Pwede mo i-close up to para makita ng mga kababayan. Napakarami na kababayan ang nagbabalik loob. Ayan. May ang babae. May data kami ng babae. Umabot ng 912. Ang lalaki, 2,821. Okay. Ayan. 3,733. Yung Papu kasi naka-tie up sa task force balik loob ng ating gobyerno para okay. Po pag may babalik, ay talagang tinitiyak na magbabalik loob. At binibigyan sila ng kumbaga ay konting puhunan para makabuhay ng mapayapa. At tumasaludo po kami sa ating kasandaluhan dahil ligtas po itong 3,733 na ito. Buhay na buhay po sila. Buhay pa po yan. Buhay pa. Opo. At saka isipin nyo, ano naman ang motibo ng PAU para ano mapapala ni Atty. Bagay dyan para sabihin natin. So si Atty. Bagay, kinausap din niya sa isang closed door yung dalawang babae. Opo. Anong napag-usapan doon? Eh, pinakwento niya. Ano ba talaga nangyari? Ayun, kinukwento. Galing sila ng Union Bataan. Pumunta sila ng Guagua at merong ate, wag ko nang bagitin ang pangalan. Oo. Yun naman ang naging conduit para makarating sila doon sa DRT. Dahil yun naman ang malapit sa Doña sa 78 Infantry. No, ibig sabihin yung pumunta, wala ko silang kasama? Ang kwento sila eh. Sila-sila lang eh. Sila lang? Opo. At saka mga babae naman to. Saka bata pa mo ka, 21 anos, 22. Parang apo ko na lang yan eh. So wala silang kasama sa pagpunta sa mga lugar na yan? Na binabanggit ang sabi, sila-sila lang sa kwento nila. So sa ito namang Pau lawyer natin, kasi ang aming policy ay talagang kailangan may handwritten sila. Ganun lagi sa aming opisina. Mm-hmm. Saka namin ipapatype sa lawyer. Tapos pero i-interviewin mo nang mabuti. Kumula sa puso mo at talagang totoo yung sinasabi mo. At ginawa ko yan din na Atty. Bagay? Pa, ginawa po niya. Okay. Opo, talagang ganun po. Kailangan maingat po tayo. Yes. Ito, ang ating gobyerno naman ngayon ay nagbigay talaga ng kumbaga ay pag-asa sa lahat na namundok na magbalik loob na. Bagong Pilipinas na. At maski ako po nanawagan na haba-haba nung diskurso ko na talagang makipagkaisa na tayo sa pamahalaan at magkatrabaho ang lahat, makapag-aral ang lahat. Social services para sa lahat. Hindi yung tayo po ay hahawak ng armas, sabi nga, ang nabubuhay sa patalim din pwedeng mapapumanaw. Kabayan, okay. Maraming salamat sa iyo para may paliwanag din natin. Opo. Nasadyang ang public attorney, buhay namin, kung mayroong nangangailangan, nandyan lang kami. Pero hindi po kami nagtuturong magsinungaling sa kanino man. Abay, oo naman. Ano naman dahilan nyo para magsinungaling? Opo. Okay. So, ayun, malinaw na ho yan. Si Atty. Bagay ay nilinaw din niya yung mga naging pahayag nitong dalawa, yung handwritten na pahayag opo. Nila. Okay. Ay, hindi meron ba kayo nagulat? Ito, may kopya na po ako at may video pa, kabayan, ha? Ayun! May video pa! Oo, at binidyo pa yan at kukuha pa ng kopya, nando sa kampo yung kopya, kumukuha pa si Atty. Bagay at pwede namin ibigay sa'yo. Opo, may para mga... Pa paano sila nanumpa? Kaya nananawagan po ako kay Sir Tamano, ay nako naman po yung anak nyo, ano ba talaga? Para na po sa kapayapaan o para po sa pakikibaka? Sa puntong yan talagang ako ay sympathetic dahil napakarami na po namin napalaya ng mga kababayan natin sa bundok.
Ako mismo yung umupunta ng bundok. Opo. Pero sa puntong yan ay huwag naman nating ipahiya yung task force balik loob. Opo. Kasi napakandang pagkakataon dalo sa mga may sakit na, matatanda na, namumundok pa. Para may buhay pang masaya at bukang liwayway sa kinabukasan. Attorney, hindi namin alam kung sino si Enrique Manalastas. Ang alam namin, asan na yung mga nilalagay niyo? Yung mga, ninerase, dinilit na pala kagad. Isang Enrique Manalastas po ang nagpadala sa amin ng mensahe dahil gusto naming ma-interview ay yung tatay ni Jed Tamano. Opa. Pero lumalabas po itong Enrique Manalastas ay amain o stepfather ni Jed Tamano kung di kami nagkakamali. Ayun ba ang kasama? Ang intindi ni Atty. Bagay tatay eh. Kasi pati nanay kasama. Ay sino yung attorney, sino Enrique Manalastas? Hindi ko pa, wala rito. Ay kasi ang kasama yung stepfather, pero yung ina nandun, kasama ni Jed. Ay sino yung stepfather, yung Enrique Manalastas? Hindi ko po sure. Basta ang sabi ni Atty. Bagay, tatay at saka nanay nandun. Okay, ang sabi kasi niya, itong pinadala sa amin, ayaw na po namin sana magpa-interview. Masyado nang stressful sa pamilya namin ang nangyari. Simula nang umalis, ang word niya, simula nang umalis si Jed noong May 28 hanggang sa apparent abduction at sa pagsuko nila. Masyado nang psychological stress ang dinala ng events sa mami niya at sa mga kapatid niya. Sabi ni Enrique Manalastas, pinakausapan ako ng mga kapatid ni Jed, ni Jed. Hindi, Jed ang nandito eh. Baka nagkamali lang, ano? Na umiwas na muna sa interviews. Anyway, lahat naman ng details ng pagsuko nila documented at nasaksihan namin. Yon. Baka nga yung kasama. Oo, kaya kami ay troubled. Itong last word niya eh. Kaya kami ay troubled why ganito naging statements nila. Ayun. Kaya nga sabi ko po, unfair naman sa ating kasundaluhan dahil ginagawa naman ng lahat para nga maging payapa ang ating bayan. Kaya salamat po kay Mr. Manalastas sa inyong padalang mensahe. Oh, yan. At yung pa lawyer ko po sabi ayaw na niya magpa-interview rin. Baka uminit lang. Ako na daw po magpaliwanag sa inyo. Ay, tama. Okay. Anyway, sa malinaw yan, kaharap yung dalawang babae, kausap ni Atty. Bagay, hindi naman one-on-one, dalawa yung babae, pero nag-usap sila sa isang closed door at kinumpirma nila na handwritten nila yung statement na yun. Tama, itong kalasulat kamay. Ito, mas matiba yan, sulat kamay yan, attorney. Opo, ang ganda ng penmanship nga ni Jed eh. Jed. Si parang Jed, printed ng kanyang sulat. Ito ay si ano, walang kwan si Junila Castro, walang meron din? Meron din po. Ito po, detalyado, may petsa pa. Oo. Ay, medyo nga. Ang daming petsa mula September 1, 2, 3, 6. Magaling yung bata, 4, 5, matalino. Siguro scholar din to. Mukha naman. Maraming dates dito. Oo, kasi para ba naman ipipit ng militar sa kanila to. Kwento na pati kung saan nagmula. Mula Bataan hanggang Pampanga, hanggang makarating ng Doña. Bataan to Pampanga. Anyway, po, mabuti ho na. Tama po kabayan na may paalam natin sa mga kababayan. Tamang pangyayari. Mabuti na ipaliwanag ninyo dahil kami nahehelo din kung ano talaga ang nangyari. Dahil biglang press conference ng LCAC, biglang iba naman sinasabi ng dalawang babae, ng dalawang si Junila at saka si Jed, iba ang sinabi nung magsalita na. Kaya medyo nagulat din kami sa TV Patrol kagabi. Iba na sinasabi niya. Eh, hindi ko pa rin alam mong istorya, kaya pati ako nagulat din. Kaya kanina umaga ko lang nakausap yung Paul lawyer natin. At ngayon po kukunin niya yung copy ng video at ipahiram namin sa inyo. Okay. Patas tayo sa ating armed forces naman. Okay. Attorney, maraming salamat po ha. Thank you. Salamat. Po, si Attorney Persida Acosta, ang chief ng Public Attorney's Office of narinig niyo yan ha. Karong-karong po. Galing po yan kay Attorney. Wala pong kasalanan ang mga PAW lawyers ha. Ayan. Kasi syempre, yun ang dinadawit nila eh. Kasi syempre, yun ang mga first responder eh. So, klarong-klaro po, nung dumating po itong mga lawyers guys, itong galing po sa PAW,
meron na pong written na salaysay. Diba? Meron na po, guys, no? Meron na, nakahanda na. Nakahanda na yung salaysay na yun. Ibig sabihin, gawa na. So, yung mga lawyers, guys, yung PAW lawyers, pumunta lang sila doon para maging representante as mga abogado. Diba? Kasi nga, kailangan ng abogado pag mga ganyan eh. Pumunta lang sila doon para i-assist yung mga bata na yan. Hindi sila pumunta doon para takutin sila or kumbinsihin sila o pumirma kayo dito. Manganganib ang buhay nyo pag hindi kayo pumirma. Hindi po gawain ng lawyer yan. Okay? So, kinalaro lang natin, no? Eh, syempre, kumakalat ngayon eh. Okay. Ay, halos Susan Amela kayo. Magkaalaman ang katotohanan pag maipakita yung video. Yes, yung video, guys. Pag nakita yan, sigurado yan. Elite Warriors, Testing Conception. Mamaya po, babatiin ko kayong lahat, ha? Babasahin ko lahat ng mga comments at saka mga tanong nyo. Isabelita Bolaños, andito rin. Sila si Victoria Galvez, si Arnel V. Lauren. Ayan, sila si Joy Barboza, Efepanya Humiwat. Shenex Don, hello! Gilberto Montoya. Ayan, at marami pang iba. Okay, Sande Escolano, Fesa Edela Maligad. Andito din sila. Ang dami na palang nag-aantay. Elna Gazan. Ayan. Okay, Imelda Aquino, Margarita Libon, at marami pang iba. O, mamaya po ha, mamaya po. Kaya kailangan magtanong kayo mamaya ha, para tuloy-tuloy po yung discussions natin. Okay, pakinggan naman natin si Senator Bato. Okay? Tingnan naman natin guys kung ano ang magiging, anong pahayag niya. Kasi nga, ano to guys eh, nakikipaglaban din to mga kaibigan eh. No? Alam naman natin, kilala naman din si Senator Bato, di ba? Pakinggan lang natin siya guys kung ano pong sasabihin niya dito. Ito na po, play na po natin mga kaibigan. Kasi maaari bang masampan na ito ng kaso, itong dalawa na sa ginawa nilang pagbaliktad? Yes, in the presence of PAW lawyer is very concerned about human rights. Hindi mo basta-bastang maisahan yung PAW lawyer pagdating sa human rights, no? Hindi yan sila tanga. Let's take this as a lesson to be learned by our security forces. Yung ganon na huwag kayo basta-bastang kakagat sa pain dahil mga pain yan ganyan. They are used as bait. Sir, may naganap po kahapon na press conference ang NTFL-CAC at mga kabataan, sir, na nagpahayag na sila po ay aayon sa mga ahak ng pamahalaan. But in the end, may binelektad po ang ating pamahalaan at nagsalita ng masama. Kesyo daw, sila po daw ay ninabuso, dinakip at mga ganyang mga bagay. Anong mga comment mo doon, sir, bilang dati ring hepe ng PNP? Napakasaklap na, no? Kasi kung talagang sila kinidnap at kinoerce, hindi naman siguro ganun katanga yung ILCAC at saka Armed Forces at saka PNP na iharap sila sa Priscon, di ba? So mukhang naisahan ang ILCAC nito, ang Armed Forces at saka PNP. Naisahan sila na haharap tapos biglang babaligtad. Kailangan ma-reinvestigan ang gusto yan. At ako, para magiging patas tayo, para magiging fair tayo, masiguro natin kung sino sa kanila ang nagsasabi ng totoo. Both parties, i-subject natin sa polygraph test. Kung sino malaman natin kung sino nagsinungaling. Para to be fair naman, baka mamaya totoo talaga na kinidnap sila din totoo rin na sinasabi na baka maglalabas sa totoo na talagang hindi sila kinidnap. Malaman natin yan kung sinong nagsisinungaling sa kanila. I-polygraph test natin itong both parties. Pero sir, normal ba para sa mga kabataan na mag-change ng sides? Dahil kausap natin yung isang opisyal ng NTFL-CAC, iba daw po yung pagkikisama, pagkikitungo ng mga kabataan yan, ng dalawang batang yan, at nakikipagbiroan pa nga sa mga sundalo. At ano yung sir, masaya na parang yung kanilang pagtanggap sa mga offering ng pamahalaan, mga programa, nandun na eh. Pero nagpa-press con, biglang ng iba ang kanila pong demeanor. Pag sila ay talagang yung kanilang plano talaga
ay sirain ng gobyerno. Kung ano yan, part of the script na yan na ginagawa nila. Talagang meron silang balak talaga na gibain ang gobyerno. That's one way, very effective way yan na pampaninira yung gano'n na biglang at the height of the press con biglang mabaligtad, gano'n. Ay talaga well-planned yan. Kung ano yan, matagal ang pinlano nila yan kung gano'n. Ang napansin ko, magandang umaga, Senador si Edmar Pito. Ang napansin ko nga, talagang bagong-bagong print pa yung kanilang tarpaulin, yung mga ginawa nilang placard, tapos sabay-sabay. After nung press ko na yun, parang nag-ano lang ng go signal. Andun na lahat yung mga kabataan na akala ko ba nawawala, pero alam nila agad-agad, no? Na akala ko ba kinidnap, pero alam nila agad-agad kung nasaan ngayon itong dalawang ito. So marami ang nagsasabi na planado talaga ng planado, mga makakalong grupo. Planado, sigurado, planado nila yan. Siguro may pagkukulang na siguro on the part of the government, no? Bakit naisahan sila sa ganung plano ng magkakaliwa? Misuslend nila yan. But then again, I cannot discount the fact na to be fair, no? To be objective about it, establish natin kung sino nagsinungaling. Malaman natin yan. Ipapoligraph test natin yan. Na-detector test natin yung dalawang bata at saka yung mga nakahuli sa kanila. Yung nagsasabi na nakahuli daw sa kanila o nag-abduct ba sa kanila. Or yung sinurrenderan nila. Para malaman natin yung katotohanan. Kasi talagang maganda pagkaplano yan. Maganda pagkaplano. Mm-hmm. Sir, present din yung PAO during that time at naglabas din ang pahayag ang legal cluster ng NTFL-CAC at sinasabi nga nila na sinumpaan talaga at nilagdaan nila yung kanilang salaysay. Maaari bang masampan ito ng kaso, itong dalawa na sa ginawa nilang pagbaliktad? Yes, in the presence of PAO lawyer is very concerned about human rights. Hindi mo basta-bastang maisahan yung PAO lawyer pagdating sa human rights, no? Hindi yan sila tanga na mag-administer ng oath doon sa mga nag-issue ng affidavit, yung kanilang sole statement na sigurado tatanungin nila yan kung are you under duress? Ito ba sa kalooban mo bukang ayun, yung kwalito sa kalooban mo walang hindi ka tinatakot? Pero sigurado may mga questions sa bago nila pinapirma yan. So hindi lang maisahan yung PAO pagdating dyan. Kung ganun man na nasatisfy yung PAO ng PAO yung mga requirements na hindi ma-violate yung human rights ng mga dalawang bata na yan, then masabi natin na talagang premeditated talaga yung move na yan at planado. Mm-hmm. And nakikita nyo rin ba, baka gipitin na naman ulit itong budget ng NTF-ELCA, kaya alam nyo naman, dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso, meron din silang mga lipores dyan. Ay, ano pa? Part of the grand plan yan. Tingnan mo, sumasabay-sabay, no? Sabay-sabay yung mga activities, no? Sinabay nila dyan sa budget hearing, yung pag-question nila sa mga confidential intelligence funds at saka yung ito NTFL-CAC funds at sinabay nila yung incident nila yan. So siguradong talaga planado yan. Synchronized attack. Oo, tsaka isa pa, Senador, meron bang tamang proseso sa pagkakaalam nyo po, considering naging man in uniform din po kayo, yung proseso po dito sa, halimbawa, sa mga nag-surrender, paano natin matiyak na hindi tayo maiisahan, talagang legit
yung kanilang pagsuko. Nakikita mo rin ba na dapat magkaroon ng adjustment at magkaroon ng panibagong standard ang ating government forces at hindi basta-basta papayag na maniwala agad dito sa possible na siniset up sila? Well, kung yung mga punisyon yung military na nag-entertain sa kanilang pag-surrender ay merong may pagka kwan ba may yung kayang investigative approach niya ay may pagka may kunting kakulitan, ma-establish mo yan, mamalaman mo rin yan. Pero yun nga, napakabait ng ating military, napakabait ang ating police pagdating sa ganung bagay, lalong-lalo na't babae ito, dalawang babae na mga bata pa. I don't know kung minordidan pa ito, hindi na, pero since mga bata pa ito na tapos mga babae, sigurado akong with full confidence ang ating kasundaluhan at kapulisan na ito yung nagsasabi ng totoo. Hindi naman trend yung ating mga pulis at sundalo na magdududa sa mga ganong klaseng mga bata, no? Lalong-lalo na kung napakita ito ng magandang ugali during the engagement, ay siguradong mapapaniwala yung ating kasundaluhan at kapulisan ng andyan ay pati nga pa involved pa dyan sa ano, pagkukuha ng apidabit nila din na yun siguro let's take this as a lesson to be learned by our security forces, yung ganon na huwag kayo basta-basta ang kakagat sa pain dahil mga pain yan ganyan, they are used as bait sa isang grand plan ng mga taong gustong sirain ang gobyerno. So ingat, mag-ingat tayo sa mga ganong bagay. Ayun po, si Senator Bato, mga kaibigan. Oh, nagpahayag na po. Oy, si Ayo, maraming salamat sa inyong 1,000 yen or 1,000 yen. Maraming salamat. Ayo, ayan, pangkape po, mga kaibigan. Araw-araw tayo magkakape nito, ah. Oy, maraming salamat, Ayo, ah. Kumusta po yung horse racing? Ayan. When will they ever learn? Papunta pa lang sila, pauwi na si Inday Sara. Oh, si Inday. Target na naman nila si Inday. Tignan mo, bukas siguro mga ilang araw yan, isisisi na naman nila yan kay BP Sara dahil po sa confidential fund. Ayon, na-light na po ako. Okay lang po yan, ayon, no? Siyempay, Mindanao Barn, Sambasulta, Solid DDS, ayan. Ma'am Ayo, mega love shoutout, Rosalie Bando, sabi po ni Susan Aviles, ayan. Isisisi na naman nila yan. Sigurado yan. Si Sara na naman ang sisi. BP Sara na naman ang kawawa. Ganyan yung mga yan eh. Di ba? Ganyan yung mga yan. So ang sinasabi po nito ni Bato guys, talagang planado. Ako agree ako dun eh. Kasi nakakaduda eh. Meron talagang sabotage eh. Diba? Parang yan kasi ang gusto nila eh, no? Yan ang gusto nila, yung parang huhulihin sila. Tapos gagamitin nila guys, babae. Hindi sila gumagamit ng lalaki. Babae, bata, para nakakaawa ang dating. Maaawa yung mga tao. Siyempre, babae eh. Well mga kaibigan, kung makikita natin ay pati nga si Senador Bato de la Rosa ay hindi papayagan na madakip muli ang dalawang sumuko na ito at hawakan muli ng mga aktivistang grupo dahil ang hirap ngang kumalas at ginagamit na lang nila talaga ang mga kabataan. Kaya naman kakalad ka rin nga ang mga mastermind at mga pasimuno ng mga aktivista na ito. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.